Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga panig ng mundo kayo naroon. Welcome back po sa programang Legal Minds kung saan oras na naman ng pagbibigay ng mga payong legal, lalo na sa mga panahon ang daming nangyayari sa ating paligid na hindi rin natin inaasahan. At lagi po ninyong tatandaan na kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. At syempre, makakasama ninyo, walang iba, no? Kundi ako pa rin, Chari Olikino po, ang inyong kakampi pagdating sa usapin ng batas. Ngayong araw, ating makakasama ang isang Lycian lawyer since 1994, isang labor law practitioner, legal advisor sa ilang mga kilalang kumpanya, VACC volunteer lawyer at long-time professor sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at Philippine Women's University. Narito po walang iba kundi si Attorney Ariel Jawi. Magandang araw po sa inyo, Attorney. Magandang hapon, Shari. Ayan. Pwede niyo, rin pong batiin yung ating mga televiewers. Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay ng Legal Minds dito sa DZRH TV. Ngayon yung ating topic, napapanahon siya. Lalo't lalo na ngayong Marso ay yung Women's Month na tinatawag natin. So ngayon, Attorney, bakit kaya kalakhan no, ng ating mga policies ay ang kanyang tunguhin talaga or objective ay ipaglaman yung women's rights na we have VAWSI at marami pang iba? Ano po yung inyong masasabi about it? Okay. Napakaganda, no? Yung paningin kasi ng maraming tao, lalo ng mga Pilipino, napakalaki ng napakataas ang pagtingin natin sa mga kababaihan. Kumpara sa ibang mga bansa sa Asia, tulad sa Korea, Japan, alam naman natin yon na parang iba ang paningin nila sa mga kababaihan. Maaari kong sabihin na we are a matriarchal society in the sense that we give high respect to women. Mm-hmm. Kaya minsan sa pamilya, napakalaki ng masasabi dapat ng ina o ng pinaka kung sino man ang kinikilalang puno, no? Although ang tatay kadalasan, pero napakalaki ng papel ng ina. Ilaw ng tahanan. Yes. Mga sa mga desisyon sa pamilya. Ganun din sa lipunan, mm-hmm. Shari. So sa paningin ko, mahalaga na balik-balikan natin ang mga dapat na makita nating mga batas, no? Mm-hmm. At kung ano pa ang maaari nating magawa upang maipakita natin na ang kababaihan ay katulong, no? Ang katulong, hindi siya mas mababang uri, minsan pa nga mas mahusay pa ang kababaihan. Oo, hindi ako mahihiyang sabihin, ano ako, isa akong babaero. Babaero ako. Bakit? Sapagkat napakamahalaga sa akin ang dalawang babae sa buhay ko. Hmm. Ang aking nag-iisang unika iha at ang aking may bahay, ang aking asawa. Yung babaero para kay attorney. Yun ang babaero sa akin, no, na hindi ako mabubuhay nang wala sila. Parang ganon. So, ganun din yung paningin natin dapat sa lipunan na kung saan ang babae ay napakahalaga. Ngayon po, baka pwede kayo magbigay ng mga provisions or kung meron kayong, kung nabasa ninyo natin no, yung ating policies, halimbawa yung VAWSI, yung Violence Against Women and Children Act, at marami pang iba eh. Okay. Marami pang ibang mga batas na ngayon ay sinusulong yung karapatan ng mga kababaihan. Baka meron kayong masabing ilang mga points about it, okay, na interesting din at dapat malaman ng ating mga viewers, lalo na yung mga babae dyan. Okay. Maganda. Dahil ngayon ay Women's Month, no? Mm. Ang Marso ay Women's Month. Mapagbigyan din ako na kunin ang pagkakataon na ito upang bigyang pagpupugay ang mm-hmm. tinatawag nating honorary woman. Na sa tingin ko siya siguro dapat naging presidente.
Siguro kung siya ay naging presidente ng ating bansa, ay maganda na. Mas nauna pa naging maganda ang ating bansa. Ito ay si Raul Sagarbarria Roco, na siya ay nanilbihan bilang senador at siya ay naging kalihim ng kagawaran ng edukasyon, ano, ng Department of Education. Nagsilbi siya bilang senador 1992, 1995 Senate hanggang 2001. At dito sa kanyang paninilbihan bilang senador, Shari, sa kaalaman ng mga Pilipino, marami siyang mga naipasa o siya ang principal author ng mga batas tulad ng Republic Act 7192 or the Women in Nation Building Law, RA or Republic Act 7164, the Philippine Nursing Act of 2002, Republic Act 7877 or the Anti-Sexual Harassment Law, RA 8353 or the Anti-Rape Law of 1997, at yung RA 8369, the Child and Family Courts Act. Bigyang diin ko lang, ano, Shari, na ano ang mga batas na kung saan binibigyan ng diin ang karapatan ng mga kababaihan. Papansinin natin, lalo na sa paningin ng batas dito sa anti-violence and anti-violence against women and children act or yung tinatawag na BAWSI. Okay. Nakakalungkot isipin na maaaring masabi natin na maraming mga pagkakataon na ang batas na ito ay naabuso. Napakaganda. Gusto kong bigyang diin, napakaganda ng intention ng batas. Yung objective niya, kumbaga. Yes, oo. Ang spirit or the spirit of the law is to protect women, especially those who suffer from what we call as the yung battered women syndrome. Mm-hmm. Yun. May naalala kong isang desisyon ng Korte Suprema na kung saan, kalimutan ko lang ang title ng kaso na to, na kung saan napatay ng babae, ng akusado, ang kanyang asawa. Mm-hmm. Sapagkat sobra ang pananakit na dinanas ng babae. Physically. Physically. Mm-hmm. Oo. So yun siguro ay nagsilbing pagbukas sa kamalayan ng mga tinatawag natin mga senador, mga gumagawa ng batas natin. Yes, na siguro napapanahon na bigyang ngipin ang mga batas na magbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan, lalo na ang mga biktima ng pananakit sa loob ng tahanan. Okay. Diba? So nagkaroon ng Anti-Violence Against Women and Children Act. Ang malungkot, dahil tayo ay ano raman, dahil tayo ay minsan nagkakaroon ng litigation, no? Mga kaso na nahawakan, at nakikita natin kung paano namamali ang paggamit nitong batas na ito. Ibigyan diin ko, no, may mga pagkakataon na kung saan nagagamit ang anti-VAWSI na mawalan ng karapatan ang ama na makita ang anak. Halimbawa, nagkaroon ng problema ang mag-asawa, hindi naman natin maitatanggi na may mga ganong kaso, no? There are cases of differences between spouses. But the problem is, why should the children also suffer? Minsan, merong pagkakataon na kung saan ang mga bata ay wala namang kinalaman doon sa problema ng mag-asawa. Mm-hmm. At ang mga usapin na ito minsan, maaaring maresolba. No, matapos, maayos naman sila. Subalit, dahil may BAWSI, maaaring magamit yon, mag-apply ng tinatawag na temporary protective order na pwedeng maging permanent protective order na ibinibigay kadalasan ng husgado at hindi na maaaring magkaroon ng access, no, ang ama sa kanyang mga anak. Okay. Kaya malungkot ito. Maraming kaso noong bago pa lamang ang Anti-VAWSI Act, meron akong naging isang asunto na kung saan ang talagang problema ay pera ng mag-asawa. At ginagamit, sa paningin ko, ng babae upang kumuha ng mas malaking pera doon sa lalaki. Okay. Na sa tingin ko, hindi yun ang pananaw o yun ang dahilan kung bakit naipasa ito.
At marami pang iba, no? Isa pa dito, nasa batas, no, na mapapansinin natin, meron tayong tinatawag na support, no? Yung yung support o paghingi ng ayuda o tulong ng babae at ng kanyang mga anak mula sa lalaki ay nasa saan sa batas. Subalit, minsan gagamitin lamang ito, pangit sabihin, pero parang gagamiting extortion, paraan para kumuha ng pera mula sa lalaki, no? At kung meron tinatawag na mga abused women, marami rin yung mga tinatawag na mga abused husband o men. Yan. So, isa yon, isang dapat na tingnan ng batas. Siguro meron din na dapat na tingnan, ano, i-review yung batas na ito, yung Anti-Vowsy Act, para makita natin yung mga guidelines, lalo na doon sa tinatawag na psychological abuse. Kasi yung psychological or emotional abuse, napaka-broad niya, no? Mm-hmm. Na sino ang magsasabi na ako ay naabuso? O, psychologically. Ang babae. Yes, psychologically. Kasi physical, makita mo agad eh. Oo, dahil kita mo, kung nagkakananakit ang lalaki, talaga naman, dapat kang magreklamo at tulungan ng husgado ang babae na hihingi ng tulong para matigil ang pananakit. Pero yung psychological abuse, ang tanong dito, nasa batas ba na merong mga guidelines na para masabi mo na siya ay psychologically abused? So yun ang maging tanong, ano? Magandang tanong yun, ano? Paano kung sinasabi lang ng lalaki, siguro mag-ano ka naman, mag-exercise ka naman. Kasi medyo napapasarap ang kain mo. Love, may love pa, no? Pero maaring ang tingin ng babae dito ay I'm being abused. Oo. 'Di ba? Na ako ay nasasaktan, ano? So, this is relative. So, walang malinaw na guidelines patungkol dito. At kung maipakita ng babae, hindi ko naman sinasabing magsisinungaling ang babae, pero maraming mga pagkakataon na kung saan madadagdagan ang istorya na hindi yun naaayon sa katotohanan. Okay. At meron na ngayong problema si lalaki sapagkat merong anti-vowsy law. Oh. Pero yan. Sa palagay ko, attorney din, dahil nga ang mga kababaihan, sa isang klase na pag-usapan namin to eh, kasi nag-take ako ng practical law subjects din nung aking undergrad, no? Ang sabi daw, ibinunga naman ay nagkaroon tayo ng Anti-Vowsy Act kasi yung mga kababaihan sila yung madalas na nadi-discriminate, no? Mas unequal yung opportunities, kumbaga, na nakukuha ng mga kababaihan compared doon sa mga kalalakihan natin. Tama, tama, Shari. Ganito yan. Ganyan din ang filosofiya kung bakit meron tayong tinatawag na labor laws, no? Yun ay nababatay sa social justice, di ba? Na yung mas mahina, yung mahirap, ay mas binibigyan ng lakas sa pamamagitan ng batas. Ganon din siguro ang filosofiya ng anti-vowsy. Oo. Ang sinasabi lang natin dito, ayusin natin, pagbutihin natin na hindi siya magamit. Kasi tama. Paano naman ngayon kung ang magiging epekto nito ay masira ang pamilya at may pagkakataon na ang maireklamo ay ang kalalakihan na hindi naman na tama, no, na maireklamo ng batay sa magiging akusasyon ng babae. Isa pang punto, Shari, ha, po, with your permission, ano? Yung hindi pinapayagan ng batas sa magkaroon ng direct or indirect communication ang lalaki sa kanyang asawa. Okay. So, ang magiging tanong natin, paano sila mag-aayos? Mm-hmm. Kung gusto ng lalaki, ayusin natin ito. E di, pag pumunta ngayon siya ngayon, o pakiusapan niya ang kanyang nanay, o sino man, nakausapin ang magula, o ang nagre-reklamo, ang babae, ay indirect communication, which will run counter now to sa batas. To the law, okay. Di ba? Ibig sabihin, eh di may asunto na tayo, may problema na tayo. Pwedeng ma-contempt ngayon si lalaki kung merong
temporary protective order o mayroong permanent protective order. So, baka maaari nang nating magkaroon ng pagtingin ulit, no? Let's take another look at the law and perhaps adopt guidelines that would strengthen and really bring back the true spirit, no, of the law itself. Kumbaga measures din, yes, para oo. Hindi tumatalima doon sa objective niya. Correct. No, yung ating yes. batas. Kasi after all, kahit hindi ka babae, mga kalakihan din ay nakakaranas din ng pang-aabuso, paghihirap. Yun naman yung kinakailangan natin talagang tunguhin. Yes, oo. No? Ano po sa palagay ninyo, Attorney, siguro one of the last questions na rin. Bakit kaya mas focused sa mga babae, no, yung ating mga policies? Okay. Bakit? Gusto kong puntuhin ngayon yung mga batas na patungkol sa diskriminasyon at sa mga yung sa sexual harassment. Sinasabi kasi natin dito na ang kababaihan tulad na lang doon sa yung mga nangyayari noon pa man, ano, na nagtatrabaho ang isang babae at siya ay nahaharas sa trabaho ng kanyang boss o maging kanyang mga kasama sa kalalakihan, wala siyang maaaring puntahan. Hindi niya maaaring maireklamo. Kung magkaroon man siya ng pagreklamo, maaaring mawalan siya ng trabaho. Kaya bakit nandun na ang focus ngayon? Sapagkat yun na ang panahon. Syari, nakita naman natin, ano, na nagkaroon na tayo ng maaring hindi pa sa Amerika but sa Pilipinas ay nagkaroon na tayo ng dalawang presidente o pangulong babae. At nakita naman natin na napakahusay nila sa kanilang in their own right, no, na kung ano ang mga nagawa nila na maaring kung mga kalalakihan ang nanilbihan, maaring nahirapan o hindi magawa ang mga dapat gawin. So sa ngayon mas marami pa tayong dapat tingnan at pag-aralan upang ipakita ang husay ng mga kababaihan. Yun nga ang batas na naipasa ni Ninong. Ninong pala ni Senator Raul Rocco na yung pinasa niyang yung law nga, no, yung Women in Nation Building Law. Na yung RA 7192, ang sinasabi lang niya, binibigyan ng karapatan ang mga kababaihan na tulad din ng mga lalaki, na kung ano yung kaya ng mga lalaki, kaya din ng mga babae. Diba, noong araw hindi ka makapasok sa Philippine Military Academy kung ikaw ay babae. Pero maaari dahil sa batas na to, nabigyan na ng parehong pagkakataon ng babae na maaari siyang maging kadete, maaari siyang maging opisyal ng militar o ng pulisya at manilbihan sa ating bansa. So, isa 'yon, ano, na napakaganda noon na kung naibibigay din 'yon sa mga kababaihan ang pagkakataon, siguro mas magiging maunlad ang bansa natin. Alam ko 'yon na maraming mas mahusay na mga babae sa larangan ng negosyo, sa media, kita naman natin, at sa marami pang ibang... Maging sa pangasiwa at pamamahala. Oo, na hindi na lang ang babae ay pang bahay na lamang. No? Meron nagkaroon nga ng issue ng ganyan ng presidente, di ba? Dahil ang sinabi niya sa kanyang yung aide, sumama ka sa asawa mo at mag-anak kayo, no? Pero hindi naman siguro ganon ang ibig sabihin ng presidente. Ang gusto ng presidente, nandoon ang karapatan ng babae na kung saan siya magiging mas mabuti at mas makakatulong sa ating bansa. Pero yung mga women's rights advocates nga recently, actually siguro ongoing naman siya na discussion, no, regarding doon sa stances nga or mga naging remarks ni President. Kasi marami akong nakita na women's rights groups din na talagang nag-assert, no, na hindi dapat ganito tinitingnan yung mga kababaihan. Pero ngayon, malinaw naman po sa atin na meron tayong mga existing laws. Yes. No, na supposedly ay gumagabay, nag-assert para sa rights ng mga kababaihan, pero may times din na hindi nagagamit sa wastong pamamaraan. No, pero ngayon naman na a Women's Month, no, ang tunguhin ng episode na ito ay mas ma-empower natin yung ating mga viewers na mga kababaihan din. Yes. Sa ngayon, wala na tayong oras, Attorney, pero wag kayong mag-aalala dahil magbabalik tayo sa susunod na episode
No? At kung nabitin kayo, ay pwedeng-pwede nyo namang contactin or i-reach si Attorney Jawid. Saan po nila kayo pwedeng makontakt? Ibigay ko na lang yung aking mobile number. Sige okay. Po. 0927-788-3355. Yun ang aking... madali nyo akong ma-abot dito. 24/7 bukas ang aking telepono upang bigyan ng... ayuda, lalo na mga kababaihan kung sila ay nangailangan ng legal na opinion o advice. Sana na-inote natin yung sinabing number ni Attorney Jawid dahil pwedeng-pwede nyo siyang makontak no, kung kayo ay may mga concerns. Maraming salamat po muli, Attorney. At syempre, para lagi naman kayong updated sa amin, i-like at i-follow kami sa aming Facebook page, DZRH Manila, YouTube account po, DZRH News Television, at sa aming website, it is at www.dzrhnews.com. Magkita-kita po ulit tayo bukas at lagi nating tatandaan na kakampi niyo ang batas kung may alam kayo sa batas. Again, sa ngalan po ni Attorney Ariel Jawid, ako si Shari Olikino para sa programang Legal Minds. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code, Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalit? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.